Huwag mo na ako isipin. Pwede kang manatili rito at maging komportable. Una, dahil ako'y magpapahinga na. Pangalawa, sa'yo itong bahay. Sa'yo pa ito, sa ngayon. Anong ibig niyo sabihin sa ngayon? Ang dali mong nabitag. Nagawa ng tusong babaeng yon na mapahiga ka niya sa kama niya. Kaya hindi imposible na makahakbang din siya rito sa loob ng bahay. At kapag yun ay nangyari na, sigurado ako mawawala pati na ang pwesto mo sa pamilyang ito, Juan Miguel. Sigurado yun. Natural makukuha kong lahat ng gusto ko. Bulag si Marichuy, kaya hindi kanya kailangan, Juan Miguel. Samantalang ako. Handa ako laging ipigay sa iyo ang lahat ng init na nasa loob ng katawan ko. Ako na ang bahala sa inyong bahay, sa iyong anak, sa iyong buhay. Pero ang pinaka-importante, ang pag-ibig mo. Ang gusto niyang mangyari ay masungkit ka at mahawakan niya ang iyong buhay, pati na ang iyong mga ari-arian. Nung oras na yun, nag-usap na tayong dalawa. Pagkatapos, nang pauwi na tayo sa bahay, matapos mo ako makita sa bahay ni Ana Julia, masyado akong abala nun. Kinailangan ko kasi bumalik agad sa ospital at gusto ko sanang malaman ang totoo. Gusto ko maintindihan kung ano talaga nangyayari sa kanya o bakit ba siya nagkakaganon. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ang bagay na yon ay problema mo. Pero kung yun ang nasa isip mo, bakit mo pa sinabi kay Ma'am Cecilia Onelia? At dahil sa ginawa mong yan, halos isumpa niya ako. Pero bakit mo naisip na sasabihin ko ang bagay na yun kay Cecilia? Humihingi ka ng tawad sa akin, pero sa kabila nun, pinagbibintangan mo ako na isang bagay na hindi ko naman ginawa? Sabra namang kawala ng respeto ang ginagawa mong yan! Patawad, Onelia, pero kanino niya kaya nalaman? Sino nagsabi nun? Si Ana Julia mismo ang nagsabi sa kanya! Ang bihira. Hindi ako makapaniwala sa mga ginagawa niya. Nasurpresa ka ba? Binalaan na kita na mag-ingat sa babaeng yun, pero hindi ka naman naniwala sa sinabi ko. Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang mga naging kakulangan mo. Ibang klase siyang babae. Ang kapal niya. Huwag mong isipin yan. Huwag kang ganyan. Sa tingin mo ba, madali mong matatakasan ng isang babaeng tulad niya? At ang matindi niyang pagkahumaling sa'yo ng ganong kadali? Mula nung mga oras na magdamag kayong nagsama, yun na ang simula ng pagsakit ng ulo mo. Matinding parusa ang daranasin mo. Ano bang kailangan kong gawin, Diyos ko? Sinasabi ng puso ko na hayaan ko na lang na mahalin ako ni Dr. Cisneros, pero sabi ni isip ko, wag na. Hindi dapat. Kinakailangan ko talagang lumayo sa kanya. Ay, bakit ba sabay kong nararamdaman ang pagtanggap at pagtalikod para sa kanya? Anong gagawin ko, mahal na ina? Anong dapat kong sundin? Ang isip ko na nagsasabing lumayo ako. Oo, ang puso ko na nagsasabing dapat ko talaga siyang mahalin.